Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Grabe na ang mga paglapastangan, mga kapatid, nito mga kaibayos pananampalataya. Merong nakunan ng CCTV na winasak ang imahin sa Guadalupe, no? Tingnan natin ito. Oh, ito po sa labas, bagi ng simbahan, nakuna ng CCTV. Isang tao na makita ninyo, daladala niya ito. Okay, pinasak niya ang mukha sa Our Lady of Guadalupe. Sa labas yan sa simbahan, no? Na nakuna ng CCTV. Ito ay may kaugnayan din sa isyo ng pagwasak nitong pastor na si Pastor Jerry De La Fuente sa imahen. No, babasagin na po natin sila. No, isa-isa po, babasagin na po natin sila. Thank you, Pastor. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniba ninyo. Hindi umano inaapakan yung religion, pero nag-video siya upang lapastangan ang ating pananampalataya. Kung maalala ninyo, mga kapatid, isang born again Christian na si Apostol Chris, isang Ilonggo, nag-viral din ng winasak niya ang imahen. Vlog sa inyo, Piper, no? Bagay nila pa ako. Amor, sama ka dagdag sa inyo, Piper, no? Halit isa, halit ni. Halit isa, halit ni. Halit ni. Te, why to go home? Awareness, awareness. May ka dagdag home, kawa ka. Ay, kaano na, kaano na. You are under my pet in the night. Nag-viral na balita pa ito. At hindi lang yan, yung si Alvin Chances ng Seventh-day Adventist, si San Cebuano, sinunog ang imahe ng Mahal na Birhen Maria. Ay lang, huwag kasupo ha. Kaya kining ato, kamaturan lang. Huwag personalan. Mensahe lang ning ato. Okay. Okay, tanaw lang, Brother Eugene ha. Ayag hilak. Kay... Nag-ingon ang Biblia, Brother Eugene, nga nag-ingon ang Ginoo nga sunugon. Sunugon ha? Sunugon. Inom sa kong tubig, Brother Eugene. Pinaghan, Brother Zuno. Ingon ang Ginoo. At pagkatapos ito, itong mga pastor na ito na nag-viral ang kanilang ginawang pagsunog, nagsusori naman. Kumusta kaya si Pastor Jerry De La Fuente? May puso kaya siyang mag-sorry sa paglapastangan niya sa naturang doktrina ng simbahang Katoliko? Samahan ninyo kami sa punto por punto, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta sa lahat natin, mga kapatid, na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo. At lawyer, malinaw naman, lawyer ni Pastor, na nakasulat, anyone who in the place, ayon sa Article 133, okay, na anyone who in a place devoted to religious worship
or during the celebration of any religious ceremony shall perform the acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Hindi naman yun sa loob ng religious worship o during the celebration. Nasa daan si pastor. Winasak lang niya ang imahen. So, maaaring i-argue ng abogado ni pastor o ni pastor, mga kapatid, na yung sentence sa batas na acts notoriously offensive to the feelings of the faithful, sino po ba mag-define kung ano yung tinatawag na notoriously offensive? Dadalhin ko kayo sa isang en banc decision sa kataas-taasang hukuman upang malaman kung ano ang saklaw, papasok ba dito ang pagwasak sa mga imahen na ginagamit sa veneration ng simbahan sa tinatawag na acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Ito po, Republic of the Philippines Supreme Court, Manila, en banc, May 25, 1939 pa ito. People of the Philippines, Apelye versus Jose Baez Apeliant. Oh, ito po. May bahagi dito sa en banc, mga kapatid, na gusto kong ipakita sa inyo. Ito po. Mabasa natin dito. Sa desisyon ng kataas-taasan na hukuman, ito po ang batay sa part ng kanilang isinalaysay, bahagi sa kanilang desisyon. Because these acts constitute different offenses, Article 280, 281, and 282, 285, and do not fall within the purview of Article 133 of the Revised Penal Code. Ang kasong ito, hindi tatama umano sa yung kaso na batay sa en banc ng Korte Suprema. Ito. Pero may karugtong. I believe that an act, in order to be considered as notoriously offensive to the religious feelings, must be one directed against religious practice or dogma or ritual for the purpose of ridicule. The offender, for instance, mocks, scoffs at or attempts to damage the object of religious veneration. Hala, ano raw? Pwede nga pakiulit? At or attempts to damage the object of religious veneration. At or attempts to damage the object of religious veneration. Okay, no, so maliwanag po yun na yung mag-attempt lang, pwede na palang makulong yun. How much more yung ginawa nito ni Pastor Jerry na talagang nag-damage siya. Nagawa niyang i-damage, no? Ang property for veneration ng Katoliko. Nagawa niyang i-damage, no? Kaya, eto pwede ito ipakulong eh. Kung marami lang akong pera, alam mo, siguro pinakulong na kita, Pastor. No? At saka ito pa, ito lang nakapagtataka sa akin, sa inyo. Paborito niyong target pagbabasagin sa harap ng camera yung mga imahe ng santo. Pero, walang ni isa man sa inyong nakita ko na nagbasag ng Buddha sa harapan ng Incheck. Hmm? Bakit? Anong maganda paliwanag niyo sa akin na hindi, but walang isa man sa inyo mga pastor na nagbasag ng imahe ng Buddha sa harapan ng Incheck?
Takot ba kayong makatikim ng kung fu? Takot ba kayong matadyakan? Kaya hindi nyo magawang... Yung imahe ng santo, yun ang paborito nyo, yun ang paborito nyo ano eh. Basagin eh. O eto pa, magdagan pa natin. Yung Baphomet sa Amerika. O. Yung Baphomet ng Satanic Temple na inilalagay sa public, for public display, kung saan marami bang nagpapaselfie doon, bakit ni isa sa inyo walang magawang magpalo ng martilyo dyan? Try nyo kaya. No, yung Baphomet, yun na maliwanag na ano, bakit? Takot ba kayo na pag ginawa nyo, eh, magalit yung mga satanista at makatikim kayo ng palo? Kaya ba, imahe ng santo, ang paborito nyong hambalusin, dahil ang Katoliko, manunood lang, masasaktan lang. Yun ba? Yun ba dahilan? Kaya nyo, imahe ng santo ang gusto nyong paluin, gusto nyong hambalusin, gusto nyong basagin, dahil ang Katoliko manunood lang. Tapos, wala. Walang reaction. No? Yun ba? Yeah, siguro ang lakas ng loob nyong pumalo kasi yung Katoliko manunood lang ano. Hmm? Try nyo kaya. Yung imaheng hambalusin nyo, kung saan ang may-ari, hambalusin rin kayo. Tingnan natin kung magagawa nyo. No? Hindi maganda yung pinakita mo, Pastor Jerry. Ito yung challenge ko sa iyo. Try mo hambalusin yung ano, Baphomet sa Amerika. Try mo. Kahit sino sa inyo sa mga SDA, try nyo hambalusin yung Baphomet sa Amerika naka-public display. Tingnan natin kung kaya nyo. Huwag mong sabihin, santo, ang dali nyong paluin yung imahe ng santo. Pero yung Baphomet, takot kayo. Takot kayo sa Baphomet. Yung imahe ng santo, ang dali nyong basagin yung Baphomet, di nyo magawang lapitan. Eh, kahit yata imahe ng Buddha, hindi nyo kayang lapitan at hambalusin sa harap ng inchik eh. Lalo na kapag nandyan yung ano, yung mga monghe ng Buddhism, magagawa nyo kayang paluin? Alam ko hindi. So, dito kay Pastor, yung kanyang pagliligaw, ha? Sana may ano, pagbigyan man lamang ng leksyon. Bigyan man lamang ng leksyon na yung ginagawa nila kami sa ecumenism namin, yung ecumenism namin, nirerespeto namin ang pananampalataya ng ibang sekta. Nirespeto namin 'yun. Pero yung ibang sekta talaga walang respeto pagdating sa respeto, mukhang hindi kilala ang respeto, ano? Kaya yun lang masasabi ko kay Pastor Jerry. Sana yung ginagawa mo sa imahe ng santo, gawin mo rin 'yan sa Baphomet at videohan mo ha, sarili mo ha. Ha, sa harap ng mga satanistang ito, babalusin ko 'tong Baphomet. Tingnan nyo, video mo rin, manonoodin ko. Yun na lamang masasabi ko at punta na po tayo sa second portion ng ating programa dito sa Punto por Punto. Maraming salamat po. Okay, so bigyan natin kay Brother Wendell sa gabing ito. Pero niya tan tabi si Brother Wendell ngayon eh. Mukhang related din dito. Maganda pakinggan natin si Brother Wendell sa topic niya tungkol dito. May follow-up, Brother Wendell. Brother Wendell, good evening. Yes, good evening, Rajando. Good evening sa lahat ng mga kapatid. I-share ko, di ko ma-share, Brad Jando. Host, disabled participant. Okay. Teka muna. Athena, andiyan ka pa, Athena. Pakikohos si Brad Rebel, Athena. Athena. Pa. Si Brad Rebel, pakikohos si Brad Rebel. Hindi na siya makapag-share. Saan na ba siya? Yung number. Siya yung number.
833. Nawala, kaya muli siya na nagbalik. Ako yung nagpasok sa kanya muli. Because, yan. 83-40-4700-7501. Ano to? I-rename dapat niya doon sa unit niyang gamit. Hindi. Ano na natin? Co-host na natin. I did. Brad Lendel, co-host ka na raw. Okay. Wala pa te. Bakit? Wala. Ha? Co-host na ba? Okay, pwede na. Okay. Pwede na bro. Diyan do. Okay. So, maraming salamat. At patuloy tayo dito. At pansinin din yung mga kapatid. Grabe na ang paglapastangan itong mga nagsusulputang sikta. Merong nakuna ng CCTV na ito po, makita ninyo. Nakuna ng CCTV, isang lalaki inampas ang imahin ng Mahal na Birhen Maria. So, kita ninyo ang Our Lady of Guadalupe, wasak ang mukha talaga, no? Ito yung mga modernong iconoclasm. Iconoclasm is images destroyers. At nag-viral din ang pagwasak ni Pastor Jerry De La Fuente. Ito mga kapatid. No. Babasagin na po natin sila. No. Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniba ninyo. Matandaan natin na nag-viral din noon yung si Pastor Chris, isang Ilonggo, na winasak niya ang imahin ng Senyor Santo Niño. Lag si Niño Piper, no? Bagay nila pa ako. Amon sa mga dagdag si Niño Piper, no? Halit isa. Halit ni. Halit isa. Halit ni. Halit ni. Te, why to go home? Awareness. May ikagapong kawa ka. You are under my feet in the name of Jesus. You are under my feet in the name. At kung maalala din ninyo mga kapatid, yung Cebuanong evangelist ng Seventh-day Adventist na si Alvin Sanchez, sinunog ang imahin ng Mahal na Birhen Maria. Ay lang, magkasukuha. Kaya kining ato, kamatuoran lang. Oh, way personalan. Mensahe lang ning ato. Okay. Okay, tanaw lang, Brother Rogin, ha? Oh, ayaw lang, ayaw hilak. Kay... Nag-ingon ang Biblia, Brother Rogin. Nga, nag-ingon ang Ginoo. Nga, sunugon. Oh, sunugon ha. Oh. Sunugon. Inom sa kong tubig, Brother Rogin. Napinaghan, Brother Rogin, no? Oh. Ingon ang Ginoo, Brother Rogin, sunuga. Oo. Hilak. Yun, okay. Yung music na yun, background to. Background yun kay Alvin Sanchez. Pero hindi po yun, hindi po tayo mag-copyright yun. Sa okay. Kay Alvin Chances. So si Pastor Chris matapos nag-viral
nagsorry siya. No? Isa mga Katoliko, kagagalipay nga ako ganit si Pastor Chris, gapangay, ibig ko sang kapatawaran, sang ginimo ko sa kalang revolto, na ginimo ba akong inyong parts ng pagtuo. So, yari ako na gapangay, ibig ko sang kapatawaran sa bilog ng kalibutan sa tanan na na-hurt sa paglapa ko. So, nagapangay, ibig ko sang patawad sa inyong tanan. So, alin sa akong tagapusoon na... Iyon. At si Alvin Sanchez din, matapos at pinatawag siya ng Seventh-day Adventist, si Pastor Chris, isang born again din yon, si Alvin Sanchez, nagsusuri din siya. Kaninyo Ikson, nagahinig pag-like. Tuna ko'y mga ipaabot ninyo ng mga mensahe Ikson about sa atong nahimo na itong pipila ka mga adlaw nga tapos sa punto Iksoon nga wala ko nasayod kung unsay sambutanan ni ako sa live nining taknaa sa kabuntagon Iksoon sa diri pa ko mag-umpisa. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw labi na Iksoon nga kining akong pagabuhaton, aging pagpaubos, aging pagpakita sa gugma, sa mga kaigsunan, huwag inunusap sa tibuok. Yun ang pagsusuri ni Alvin Sanchez ng Seventh-day Adventist. Kumusta kaya itong si Pastor Chris na nagwasak sa mga imahin? No, babasagin na po natin sila. No, isa-isa po, babasagin na po natin sila. Dahil dito daming mga messages na natanggap ko mga kapatid na nag-message sila kay Pastor Jerry de la Fuente para magsagawa ng talakayan tungkol dito. At ang message din ako, wala pang reply, no? Daming nag-antay talaga. Alam naman natin na daming nag-anyaya na makipagdebate, lalo ng mga Muslim, Seventh-day Adventist, at meron pang naantalang debate namin ni Pastor, yung sa Born Again, no? Pastor Wente. Pero, dahil daming mga priorities namin dito, so, di muna, hindi ko muna tinanggap ang mga debate. Pero, kung sakali tanggapin ni Pastor Jerry de la Fuente ang pakipagdebate matapos niya winasak ang mga imahen, i-priority ko talaga ang pagharap kay Pastor Jerry de la Fuente. Maalala niyo mga kapatid, nag-viral noon yung isang pulis. Binaril niya ang imahe ng Mahal na Birhen Maria, wasak ang mukha. At pagkalipas ng ilang araw, nadisgrasya ang naturang pulis. Ito din, wasak din siya, no? Hindi natin layunin na ganyan ang mangyari sa mga kapatid, pagdasal natin. Dahil ito po ang tinatawag na the modern iconoclasm. Iconoclasm sa taong 700 Anno Domini, mga kapatid, sa pamamagitan ni Emperador Leo III, pumasok at papasok sila sa mga simbahan at winasak. Winasak ang mga imahen. Oh. Kaya naganap ang Second Council of Nicaea. Sa Second Council of Nicaea, yun, idiniklara mga kapatid, sa taong 787 Anno Domini, ikalawang konsilyo sa Nicaea, idiniklara ng simbahan that sacred images may be honored without idolatry. Yun talaga ang opisyal na aral ng simbahan. Sacred images may be honored without idolatry. At hindi lang yan. Bakit po ba na itong mga modern iconoclasm, images destroyers,
sa ating panahon ngayon, sila'y mga revivalist sa mga erehe noon na iconoclastic, iconoclasm. Ito po ang katuparan sa Awit Kapitulo 74:48, mga kapatid. Ang mga kaaway mo'y nagsisiangal sa gitna ng inyong kapulungan. Kanilang itinataas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nagtataas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayon, lahat ng gawang inanyuan doon, kanilang pinagputol-putol ng palakol ng mga pamukpok. Kanilang sinilaban ng apoy ang inyong santuario. Okay, naalala ko tuloy sa talatang ito, yung sinabing sinilaban ang kanilang santuario. Alam niyo ba na yung mga terorista noon, no? Terorista, yung Maute, pinasok ang simbahan ng Marawi City, winasak sinunog. Na inilabas ng AMAC News Agency, makikita ang pagsira ng mga armadong lalaki sa ilang imahen sa loob ng isang simbahan sa Marawi. Ibinagsak sa sahig at inapak-apakan ng mga itong imahen ng mga santo. Maging ang crucifix at ang sanggol na Jesus, hindi nakaligtas. Pinagpupunit din ng ilang larawan ni Pope Francis at Biblia, saka sinunog ang mga ito. Weekend nang kumalat sa social media ang video. Pinaniniwala ang nangyari ito sa sinasabing lugar sa Marawi na hawak pa rin ng mga terorista. Oh, yun, no? Sinunog ang Marawi City na simbahan, mga kapatid, winasak. Nagkaisa itong mga pastor sa Solpot, nagkaisa ito at sa mga terorista. Pero kung may challenge si Brad Jando kay Pastor Jerry De La Fuente na yung Baphomet ay wawasakin o kaya'y Buddha ba, wasakin dahil ang kanilang tripping ay mga secret images. How about kung magawa kaya sila ng imahen ng bato sa Mika at ipakita nila na winawasak nila yung imahe na yon. Kaya-kaya nila? Dahil ang mga Muslim ay, ito makita ninyo, sandali muna, makita natin. Yung mga Muslim ay nag-aagawan din sila sa paghalik sa batong itim sa Mika. Kaya-kaya ng mga pastor ito na ipakita, mag-video sila na kanilang wasakin? Wawasakin? Hindi. No? So, makita natin na dito sa talatang ito, mga kapatid, mga kalaban talaga papasok sa Tanakh Bible. Ito ang mabasa natin. Thine adversaries. Oh, so, mga kalaban talaga, adversaries, ang ginagamit din nyo. Napapasok upang wasakin. Ano po yan? Yung carved work. No? So, yung mga inanyuan. Sa King James Version, ito ang ating mabasa. Thine enemies roar in the midst of thy congregation. Anong wawasakin nila? They break down the carved work thereof. So, yung mga inanyuan ang wawasakin nitong mga pastor. Dahil para sa kanila, mga kapatid, itong mga imahe ng mga santo ay para sa kanila. Diyos, bakit? Dahil pag sila'y nag-aaral sa Bible, apay namumulot lang sila sa gusto nila. Kaya, di nila alam na alin ang hindi banal, alin ang banal. At sa Ezekiel 22:9,
inyong hinamak ang aking mga banal na bagay. So, pati banal na bagay, hinamak nitong mga kalaban ng Diyos. Sino po ba yung mga kalaban ng Diyos? Unang Juan, Kapitulo 2:18-19, munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig, na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon, ay marami na ang Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So ito pala ang mga tinatawag na Antikristo, mga kapatid. At itong mga pastor na ito, sa mga nagsusulputang sekta, paulit-ulit na nila na tuligsa at magiging challenge ito sa lahat ng mga nagsubaybay sa ating Katoliko na laliman natin ang ating pananampalataya. Doc and Altum, magpalalim po tayo. Dahil kung imahin lang ng mga santo ang kanilang winasak at giniba, at kung ikay Katoliko, sapat mo na lang na nagsimba ng every Sunday, ngunit hindi nagpalalim sa pananampalataya, delikado na mawasak ang ating pananampalataya, ang inyong pananampalataya nitong mga nagsusulputang sekta. Dahil ayon sa kanila paulit-ulit na tuligsa na tayo daw mga Katoliko ay dinyos natin ang kapirasong kahoy, yung bato o mano, ay dinyos natin. At ano po bang talata na kanilang gagawin, babasahin para ibato sa atin itong Gawa Kapitulo 17:29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o ng bato na inukit ng kabihisaan at katalinuhan ng tao. See? Tandaan niyo, yon ang isa sa mga gagamitin nilang talata, mga kapatid. At sasabihin na yan po ang malinaw na talata na ginawa ng mga kaanib ng simbahang Katoliko. Yon ang kanilang gamitin na talata upang makapanghikayat sila ng mga miyembro paalis sa simbahang Katoliko. At kung iwanan ninyo ang simbahang Katoliko at yayakap kayo sa mga nagsusulputang sekta, delikado na sa kasunduan nito. So, tayo daw mga Katoliko, mga kapatid, gumawa ng mga rebolto ng mga santo upang sambahin bilang Diyos. At malinaw umano yan sa talata na ginagamit nila. Pero lilinawin po natin, mga mahal na kapatid, na walang mali sa talata. Ang mali po ay ang nasa kanilang maling paliwanag, nasa kanilang maling interpretasyon at maling panghuhusga sa simbahang Katoliko. Bakit? Unang-una po, hinuhusgaan nila ang simbahang Katoliko na sumasamba bilang Diyos sa mga rebulto. Gayong wala naman pong katuruan ng simbahang Katoliko, mga kapatid, na sambahin natin bilang Diyos ang mga imahe o rebulto. Malinaw po ang official na aral natin na mabasa sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa doktrina natin sa mga imahen. Ito po ang mabasa natin sa Catechism of the Catholic Church. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image
venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Oh, di po ba? Napakalinaw sa official na aral natin, mga kapatid. Yun po ang official na aral, ang katesismo ng simbahang Katoliko, na ang paggamit umano ng imahe o rebulto ng simbahan ay isa lamang respectful veneration at hindi isang adoration na para lamang sa Diyos. Meaning, isa lamang po itong paggalang. Isa lamang itong pag-honor. Ito po ay maikumpara natin, mga kapatid, sa rebulto ni Dr. Jose Rizal. Di po ba? Tingnan nyo ang rebulto ni Dr. Jose Rizal doon sa Lunita Park, kung saan binabantayan pa ito ng mga armadong sundalo kahit hindi naman yan tatakas. Di po ba? Di po ba na-question yan ng mga nagsusulputang pastor? Ay bakit binabantayan pa ng mga armadong sundalo itong rebulto na Jose Rizal na hindi naman yun tatakas? At hindi lang yan, di po ba, rebulto ni Dr. Jose Rizal, inaalayan po ng bulaklak tuwing Rizal Day. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na pagsamba na yon sa rebulto ni Rizal. Kaya iyon po ang ginagawa kasi pinarangalan, ginalang natin ang nirepresentahan ng rebultong iyon na si Dr. Jose Rizal na ating pambansang bayani. Isa pa, halimbawa, dahil grabe ang mga tuligsa nitong mga nagsusulputang sekta sa mga imahe nating mga Katoliko. Ha? Isa pa, yung paggamit natin sa larawan ng ating mga, sa loob ng ating tahanan. Halimbawa, yung larawan ng ating asawa o larawan si pastor, may kasintahan na pastora din, o kaya larawan sa anak. Di po ba ginagalang natin ang kanilang imahe bagamat ito'y kapirasong papel lamang? At kapag ito ay dinuduraan ng ibang tao, pinunit, o kaya tinatapak-tapakan, mga kapatid, ano kaya ang kanilang maramdaman kung makita nila kahit lang yung larawan, picture, kapirasong picture ng pastor na ito? Ano kaya ang kanilang maramdaman? Bagamat kapirasong papel lang iyon, siguradong masasaktan sila, mga kapatid. No? Masasaktan sila dahil kahit makapirasong papel lang iyon, nagpahiwatig yan o nagrepresenta yan sa larawan mismo na tinutukoy. Ganun po din ang simbahan, mga kapatid. Gumagamit tayo ng imahe upang ipahiwatig, katulad lamang sa rebulto ni San Pedro, ni San Juan, ng Mahal na Birhen Maria at iba pang mga santo, sila'y hindi mga Diyos. Sila ang mga larawan sa mga tao na naging banal, hindi tao na naging Diyos. So, yung mahilig manghusga sa simbahang Katoliko, sila po ang lumabag sa utos ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Ano po ba ang utos ng Diyos? Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 16, ito po ang ating mabasa. Huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Jose, huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Pero panday na pagbibintang, winasak dahil pati larawan ng mga asanto para sa kanila ay Diyos-Diyosan. Ano po ba nakasulat sa Levitico Kapitulo 10, versikulo 10? Magandang balita, Biblia. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi. Nako, itong mga pastor na ito, lahat na lang hindi sagrado. Bakit? Dahil ayon pa kay Pastor Jerry, may mata o mano hindi makakita. Oh, may mata hindi makakita.
Hanapin natin yung kanyang pahayag, ha? May mata, hindi makakita. Ito. Para po magligtas ng tao, no? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi, meron daw po silang mga mata, pero hindi nakakakita, merong tenga, pero hindi nakakarinig, may ilong, hindi nakakaamoy, may mga paa, pero hindi na ihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po, ayon sa Biblia, ay walang magagawang mabuti at wala rin pong magagawang masama para po sa atin. Una, wala tayong problema mga kapatid sa talata, lalo na sa Isaiah na ginagamit niya. Ang problema lang ang maling unawa. Bakit? Lahat po bang may tenga na imahen na hindi makarinig, may mata hindi makakita? Lahat po ba mga kapatid ay Diyos-Diyosa na? Hindi. No? Masama ba talaga ang paggawa ng rebolto mga kapatid? Hindi. Bakit? Dahil napakalinaw po na ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng larawan. Diyos mismo ang nag-utos. Ang masama, yung larawan na kinikilalang Diyos, bagamat hindi tunay na Diyos. Yun po ang utos sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8. Huwag kang gagawa para sa iyong larawang inaniwan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Yun po ang malinaw na ipinagbabawal. Yung idol. Idol, ayon sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Napakalinaw po, no? All idols are images, but not all religious images are idols, mga kapatid. So, pero kung pag-aralan natin ang Biblia, hindi po galit ang Diyos sa larawan ng banal o ribulto ng banal. Galit lang ang Diyos kapag ang isang bagay o larawan ay ipinalit sa Kanya. Kasi kung tingnan natin ang Biblia, ultimo ang Diyos ay nagpagawa ng imahe o ribulto. Ulitin ko mga kapatid, ang Diyos mismo nagpagawa ng imahe o ribulto. Kung tingnan natin ang mabasa sa Exodo, palagi nilang binabasa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero, iniiwasan nila ito. No? Iniiwasan nila ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 17-22. Gumawa ka ng lukluka ng awa na yari sa purong ginto. At ang haba nito ay, may metro pang haba mga kapatid na ayon sa mabasa, lagyan mo ng dalawang ginto ang dalawang dulo nito. See? Lagyan umano ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. Sinong utos? Kaninong utos yan? Utos yan ng Diyos. Hindi lang yan. Exodo Kapitulo 26, versikulo 1. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tila na yari sa tilang lino na ihinabi sa lanang kulay asol, kulay ubi, at kulay pula. Ito'y dapat burdahan ng larawan ng kirubin. See? Oh. Napakalinaw mga kapatid. No? Na hindi galit ang Diyos sa imahen o ribulto dahil ultimo ang Diyos mismo ang nagpagawa ng kaban ng tipan o yung lukluka ng awa na sa English po, yun po ang Ark of Covenant. Nayari sa ginto
Ayon diyan sa naturang talata, Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. At ang kaban ng tipan ay may mga imahe. May mga imahe. Sandali. Ate, Ate Edna, ano? Sorry, sorry. Ah, okay. Okay. Sige. Oh, patuloy tayo mga kapatid, no? Yung Ark of Covenant na yari sa ginto, ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. At alam nyo ba mga kapatid, ang kaban ng tipan, yung Ark of Covenant, meron po yung imahe ng dalawang anghel. Kerubin pa, high rank. Ang kaban ng tipan po ay ipinautos ng Diyos nila ni Moises, at ang kaban ng tipan ay ginagamit upang e-representa sa Diyos. Tingnan natin ang mabasa sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 2, mga kapatid. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale Hoda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok ibabaw ng mga kerubin. See? Napakalinaw mga kapatid ang mabasa natin na ang kaban ng tipan ginagamit nila bilang representation. Hindi yung mismong kaban na yari sa ginto na may dalawang anghel ang kanilang pinaglilingkuran, kundi yung Diyos na nagrepresenta sa kaban ng tipan. Kaya, ang mga Katoliko, kapag manalangin sa harap ng imahe ng Panginoong Hesukristo na nakapako sa cross, hindi ibig sabihin nun na nanalangin tayo sa kahoy o bato, kundi sa Panginoong Hesus na nagpahiwatig sa naturang larawan. At hindi lang po yan eh mga kapatid. Gumagamit din ang Diyos ng larawan o rebulto para makapagaling. Saan natin yan mabasa? O, ito. Bilang Kapitulo 21, versikulo 7 hanggang 9. Kaya't lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami sa kanyang, na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na yari sa tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. See? Napakalinaw mga kapatid sa naturang talata. Isa po itong pangyayari sa mga Israelita mga kapatid na ginagamit po ng Diyos ang isang ahas na yari sa tanso. Kapag tumingin doon ang isang tao na natuklaw ng makamandag na ahas ay hindi mamatay o hindi malalason. Isa po ito sa patunay na ginagamit po ng Diyos ang isang imahe para makapagpagaling. Hindi galing, kung tingnan natin mga kapatid, suriin natin ang Biblia, hindi galit ang Diyos sa paggamit ng imahe o rebulto. Magagalit lamang ang Diyos kapag ang imahen o rebulto ay gawing Diyos-Diyosan. Yun po ang tinutukoy sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9. Pero hindi po Diyos-Diyosan ang
imahen ng mga santo. Ito ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Our Catholic Faith, page 220. We do not worship saints. We only honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. O see? Napakalinaw. Eh, sabihin ng mga nagsusulpot ang mga pastor ngayon, nasikta mga kapatid na inaniba ng mga pastor, hindi, dami niyong Diyos-Diyosan. Ano po bang official natin na aral? Catechism of the Catholic Church, 152. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Oh, see? Yun po ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, mga kapatid. Na, ano umano ang pananampalatayang Katoliko? We worship one God. One God. Eh bakit gawing maraming Diyos para sa mga pastor ngayon para na makahikayat sila ng mga kaanib, lalo na yung ating mga kapatid na mga Katoliko na hilaw sa pananampalataya. Kaya, kontra ito mga kapatid sa akusasyon ng mga iba't ibang sikta na sabi nila tayo o manong mga Katoliko ay sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. No? Yun lang ang imagination nila. At alam nyo ba, dahil ang argumento ng mga pastors kasi, yung Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22, si Moises lang ang inutosan na maggawa ng imahen. Eh bakit kayong mga Katoliko nakisali? Excuse me po, alam nyo ba kung pag-aralan ninyo sa Biblia? Mabasa natin, sa loob ng templo sa Diyos, may ginawa na mga imahen ng mga banal. Kahit hindi mabasa na inutos yon ng Diyos. Saan mabasa? Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-19. As the lintel of the door, even into the interior part of the temple, as well as outside, on every wall, on every side, both the inner and outer rooms were carved the figures of cherubim and palm trees, a palm tree between every two cherubim. A cherub had two faces, a man's face looking at a palm tree on one side, and a lion's face looking on the palm tree on the other. Thus, they were figured on every side throughout the whole temple. So, malinaw mga kapatid, wala tayong mabasa diyan na ang Diyos nag-utos na lagyan. Pero, bakit po ba merong palm tree? Dahil sa Revelation chapter 7 verse 9, sa Awit Kapitulo 92, versikulo 12, yung palm tree ay sumisimbolo sa mga banal. Kaya hindi lahat ng mga imahen ay Diyos-Diyosan. Sa Isaiah King James, Protestant Bible, mga kapatid, 56:5, "Then I will set up a monument in the area of my temple." Tandaan natin sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15, Unang Hari, 23:15-18, makita natin na ang Diyos mismo nag-utos kay Diyos niya, wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, winasak yun, mga kapatid. Dinurog, sinunog. Pero yung monumento ng propeta, sabi niya, huwag mong galawin. Ang problema lang nito mga nagsusulpotang pastor, mga kapatid, yung Diyos-Diyosan ay hindi nila winasak. Dahil sabi ni Brother Jando, di kayo nakakita, mga kapatid, na yung Baphomet ng mga
Nag-video ito mga pastor at winasak. Hindi, wala kayong nakita niyan. O kaya'y Buddha, niwas, winasak nila. Kundi yung mga imahe ng mga santo, yung imahe ng Mahal na Birhen Maria, kung makita nyo lang mga kapatid, lalo na sa sisyon ng deliverance, kung gaano kagalit na galit at takot na takot sa cross ang mga nasaniban, yung mga demonyo, sa cross. Ecce crocem domini, fugiti partis adversi, croc sacrasit mihi lox, non dracosit mihi dox. Grabe talagang sigaw. Pero, kung ano ang kinatatakutan ng demonyo, pag kayo'y lalabas sa simbahang katoliko at yayakap sa mga nagsurpotang sekta, yung kinatatakutan ng demonyo ay tatanggalin na nila. Bakit? Baka vice friend. Brajando? Yes, Brother Rendel, totoo nga yun. Yun nga ang challenge ko sa kanila doon sa mga nagbabasag-basag na ng mga rebulto, ang challenge ko, sana next time kung magbabasa kayo ng rebulto, yun namang Baphomet, pakitaan nyo naman kami. Mag-video rin kayo at gagawin nyo yan sa harap ng mga satanista mismo. Oh, basagin nyo Baphomet, tingnan natin kung magagawa. Unfair naman na sa santo nyo lang ginagawa, sa imahin ng santo nyo lang ginagawa. No? Gawin nyo rin doon sa ano, tingnan natin kung talaga bang image breaker kayo o gusto lang matrending. Dalawang bagay lang yan eh. Kung talaga bang sincere kayong image breaker o gusto nyo lang matrending. Kasi kung talagang image breaker kayo, wala kayong pipiliin. Oh. Tapos, meron namang mga ano, yung nga, Buddha. Sige nga, gawin nyo nga. Sa harapan ng insik, gawin nyo. At doon naman sa ano, kung magagawa nyo, imahin lang ng santo kaya nyo eh. Diba? Kasi kami Katoliko, manunood lang kasi kami. Nasasaktan lang kami. Yun ang naman sa amin. Pero, dyan may kita kung talagang image breaker kayo. Okay, pero next, punta na tayo sa tanungan portion. Unahin naman natin sa si Emmanuel Lumibaw. Brother Emmanuel, good evening, Brother Emmanuel. Si Brother Kier. Yes. Magandang gabi, Brother Jando. Malaboy yung haircut. Malaboy yung monitor ko, hindi ko makita yung t-shirt mo. Ano ba yung pink ba yan? Pula ba yan? Parang ano lang yan eh, parang utak sulpap lang yan eh. May iisipan ka kung ano ka dahil lang sa suot. Anyway, bilang Katoliko po, Brother Jando, allow me muna na gusto ko lang mag-comment doon kay ano, Pastor, yung may hawak na parang martilyo, nagpipiling tor, no? Katoliko tayo eh, kaya gusto ko rin mag-react sana. Kasi wala sa base sa video na present po ninyo, wala akong nakikitang ibang motibo kundi talagang magpasikat. Kasi doon sa kanyang pagkakabanggit, ang pagpapasikat niya, parang hilaw naman dahil nagpapasintabi siya sa mga Katoliko. Tapos sa kanya babasagin yung ating mga rebulto na kung tutuusin, yung sinabi ninyo, dapat kung babasagin niya, maging yung mga image ng hindi lang yung sa Katoliko. Eh, kung subukan kaya nila, local na lang, yung mga image naman ng mga ano sa atin, mga local lang, yung mga anting-anting, mga albularyo. I-print niya yung mukha nung may planggana dito tsaka niya pagwawasakin. Tingnan natin yun. Magagawa. Yun ang magandang wasakin, yung anting-anting. Dito lang, mga ganyan. At saka isa pa, kung ang tingin po nila dyan sa rebultong yan is Diyos-Diyosan, yung pamamaraan ng kanilang pagwasak, hindi rin tama. Kasi sa atin, may mga pamamaraan tayo, may proseso. Tsaka kung bakit ipinapublish, yun yung masakit dun eh. Ang motibo ng kanilang puso ay sa aking pagkakaunawa is ano eh yung mang-asar sa mga kapwa sa ating mga Katoliko. At expected na yan. Sa palagay ko maaring may mga nakakilala na rin sa programa ng Punto per Punto. Alam nila na magre-react tayo eh. Alam nila na gagawa tayo ng mga reaction. So kung yun ang ano yung nasa puso nila, isipin natin, di ba? Anong it is godly ba na i-desire mo na mainis
yung kapwa mo dahil sa iyong ginagawa. So, nakakalungkot kasi ako ngayon pa lang nagpapalalim bilang Katoliko, tapos nakita ko yung image na pinag-iipunan ko para lang magkaroon ako at para naman na merong magkaroon yung altar ko, binudurog lang nila. So, masakit talaga sa atin yan. So, dako na lang ako sa tanong kay, ano, kay Brother Wendell. Kasi nung mahal na araw, nanood ako eh nung mga patungkol sa mga religion, yung pag-luluklok ng Pope, meron doon isang proseso na tinitingnan yung usok. Yung usok na yun is kung itim ang lumalabas, ibig sabihin wala pang nahihirang na bagong papa. Pag puti naman ay indikasyon na meron na. Ano po ba yung ginagawa ngayon? Yun po ba ay merong intervention o ano, yung gawa lang ng tao? Paano ba yun? Gusto ko lang malinawan para may maipaliwanag din ako sa mga anak ko. Brother, ano, Jando. Okay, Brother Wendell, sa'yo naka-address ang tanong. Happy Easter, Ninong. Happy Easter po, no? May chimney diyan sa Vatican kung saan susunugin yung mga balota, no? Kung sakali na may napili na napapa, susunugin nila ang naturang balota at lagyan nila ng chemical upang magkulay puti. So ang chemical na inilagay diyan, yun ang dahilan na magkulay puti, no? Pero may pagkakataon na yung chemical na inilagay hindi agad magkulay puti. Nagkahalo ang itim at puti, kaya yung mga nanonood na naghihintay sa labas, na-confuse sila. Meron na bang napili o wala? Kaya dinagdagan. Maliban sa aso, usok na lalabas na kulay puti, ay patunugin din ang malaking kampana. Hodyat na may napili na. Nakala ko may something divine intervention na nagaganap eh. So at least malinaw po. Salamat po. Okay, thank you, Brother Lumibaw. So lipat naman ako sa isa na naman na magtatanong sa gabing ito, si Ate Lorna Pahel. Ate Lorna, good evening. Hello po, magandang gabi sa lahat. Clarification ko lang po nung huling tanong nung linggo ng hapon. Yung kasi about sa gesture ng pag-awit ng ama namin, yung nagtanong noon nung linggo. Kasi yung sagot ni Brother John Ray, okay lang man daw yung maghawak ng kamay o ano, o buka ng kamay. Tapos tinanong kay Brother Wendell na dagdagan ang sagot. Sabi ni Brother Wendell, okay man lang daw yun, maghawak ng kamay. Nung nagtanong ako noon, bawal daw maghawak ng kamay. Ano po ba yung dapat sundin? Na-confuse din ako doon. Kay Brother Wendell, bakit nagtanong ka noon? Maghawak ng kamay? Nagtanong ka noon? Hindi po, yung nagtanong na huling nagtanong about sa gesture ng pagdasal ng ama namin. Inukihan okay man ni Brother Wendell yung paghawak ng kamay, yung sagot ni Brother Junri noon. Okay lang okay man daw yung maghawak ng kamay. Pakiklaro lang kay Brother Wendell yung sagot kasi nagmamadali sila noon kasi yes, wala ng oras. Okay, bigyan muna natin kay Brother Tata ang pagsagot. Brother Tata Rosal. Okay, naka-address naman ni Brother Wendell, Rodjando. Ikaw lang, Brother Tata, parang hindi ka matulog. Inapihan kasi ni Brother Wendell eh. Hindi naman ako nakatulog. Ang kaso lang, bigla lang maghang yung aking anong unit ko. Yung last Sunday, hindi ako nakatapos dahil naghang at saka tuloy, nawala tuloy. So, yung tanong about sa yung hawak ng kamay during sa pagkanta ng Our Father, ama namin. So, ang dito sa amin, kahit dito sa amin sa Archdiocese of Zamis, may mga parokya, pati dito sa Cathedral, Metropolitan sa Immaculate Conception, ang iba ang maghawak. Ngunit ngayong pandemic, bawal na mag
hawakan ng gamay sa pandemic. Ngunit sa parke ni Santa Teresita, pinaimposar na sa Paris Press ni Father Bernard Canetian yung yun ang tama, ang proseso. Yung ano, ganun yung kamay. Nakita ba ninyo ang kamay ko? O, yun. Pero iba, maghawakan ng gamay. Pero noon pa, din sa amin, hindi na maghawakan, mag-ano na lang, mag nakabukas na lang yung kamay. So, sa misa, ang pinaka, hindi naman yun, ituturing nating dogma eh. Ang dogma sa, in speaking of Holy Eucharist, ang dogma is transubstantiation. So, yun ang substantial, yung procedural law, yung kahit ano ba ang alam ko tungo sa hawak ng kamay, yun, depende na yun sa diocese o sa obispo. Pero wala naman sirong pan, wala namang bawal. Diba? Di naman yun matuturing nating dogma sa simbahan. So, ngunit, para sa amin, personally, para sa akin, personally, ha, lalo na sa amin sa Ministry of Health Safety, pati sa amin sa safety, amin yung ituro pag mag-klase kami sa safety, ganun yun ang proper. Ganun ang proper. Yun ang dahilan na ang mga safety pag natin ang misa, pag Our Father na, kami lang, tanatingan, ayun, safety yun, dahil nakaganon. Ito sa Osamis lang, hindi natin ikaw alam sa ibang mga chapter sa ng Pilipinas sa CFB. Basta sa amin, ipainral namin yung ganon, ang proper. Yung nakabukas ang kamay, kahit na yung Holy Minister nandyan sa altar, di ba? Yung Extraordinary Minister, hindi nakabukas ang kamay, nakaganon. Ang pare lang ang nakaganon. Di ba? Ulitin ko, hindi naman yun dogma. Bilang lang, isa lang yung procedural law. So, makabukas man o ganon, hindi naman yun siguro mali o hindi yun sala. Pero para sa akin, personally, ang proper din ito. Yun lang aking may sagot, Brother Jando. Maraming salamat sa pagkakataon. Maganda ang presentation niyo pag-counter o pag-counter sa ano po, yung isang remnant ng iconoclast na isang pastor born again. At challenge lang natin kung kaya yung ang imahe ng kanilang founder ang ating basagin. Ano kang maramdaman nila? Yun lang, Brother Jando. Maraming salamat. Baka may follow-up o may follow-up na sagot ang ating matasamaan. Maraming salamat. Brother Jando. Okay. Go ahead, Brother Jodre. Kapatid, ang sagot ko nung linggo, kung maaalala nyo, no? Kasi ang tanong kasi doon, alin ang tama? Yung bang nakahawak ang kamay o nakadipa? Di ba ang sagot ko doon, depende yan sa diocese, no? Kasi sabi nga ni Butata, wala tayong dogma na ito talaga ang dapat gawin. Gesture kasi, pwede mo naman gawin ang pag-worship ni God kahit anong gesture. Pwede ka nakaluhod, pwede hindi. Pero may mga significant time na sa atin kailangan nating lumuhod, lalong-lalo na pag initaas na yung Eucharistia. Pero regarding dyan sa Our Father, kasi ang tanong kasi nun about sa Our Father, kung alin ang tama, naghahawak ba ng kamay o nakataas lang ba ang kamay, mayroon namang naka-sign of amen. No? Ang sagot ko, kung ano ang binigay na mandato sa isang diocese, yun ang dapat natin sundin. Pero that means na hindi na pwede alinman dyan ang gawin ng isang magdarasal ng ama namin. Ulitin ko, sa tradisyon natin na around 2nd century AD, no? Nung time na yung mga Kristiyano pinapipersecute ng mga haring mga emperador ng Roma, yung mga time na pinapakain na sila ng leon, yung mga Kristiyano nagdarasal ng Our Father, nakataas ang mga kamay. Yun. No, nasa tradisyon natin 'yan, mababasa natin 'yan. Then mayroon din makikita ngayon na yung mga may mga simbahan na pinagbabawal 'yan lalong-lalo na sa panahon ng COVID. Diba? Yung pagpaghawak kamay nga, pinagbabawal eh. So, nagdidepende yan, kapatid, kung ano ang mandato ng isang obispo sa kanyang nasasakupan. At bilang mga laiko, kailangan natin sumunod kung ano ang ipinag-uutos ng ating obispo. So, sabi na nga ni Brutata, wala tayong dugman yan. Kasi sa panalangin, ang tinitingnan ni God, hindi yung gesture natin ng ating puso. No? Kahit pa naka-sign of aiming ka o nakataas yung kamay, pero yung pag
Pagsabi mo ng Our Father, hindi naman heartily, mockery. O walang kabuluhan yun. Kaya nadidepende si God sa ating puso. Yung gesture, pangalawa na lang yan. Kung ano ang gusto mong gesture, kung ano ang ibinigay na mandato ng ating obispo, yan ang ating sundin. Walang ano dun. Actually, hindi yan question. No, kasi alin man dyan, wala namang bawal sa atin yan. Ang sa atin panablang lang... Panablang po. Oo, oh, sige. Panablang po. Kasi nung nagtanong ako noon, sagot ni Brother Lindell, basta maghawak-hawak daw ng kamay o magtaas ng kamay, ganun bawal kasi mag-transfer yung ano yun, yung kasalanan, o ano. Ay, para ano yun, yung bawal. Hindi po yung tinutukoy ni Brother Wendell. Ang tinutukoy niya, yung magpe-pray over sa charismatic na halimbawa, may sakit yung isang kasama, pe-pray over, oy, mga kakosa, may sakit si ano ngayon, pray over natin. O sige, sige, upo ka dyan sa kapatid, sa upuan, upo sa upuan. O yung mga kasamaan, nakapalibot sa kanya, nakaganon, nakapray, nakaganon. Yon ang tinutukoy ni Brother Wendell na huwag. Yung isa naman, doon sa nangyari sa Tagbilaran, sina Brother Edgar, no, Brother Wendell, Bad Lolo, tsaka si Brother Darwin, nag-deliver sila sa isang tao dahil may mga nakaganon, nakataas ang kamay, lahat sabay sa nagsipagtumbahan, ibis na isa lang ang i-deliver ng gabing yon, dumami. Dahil nakataas yung kamay, yon ang tinutukoy. Wala akong naalala na sinabi ni Brother Wendell na sa ama namin, eh, pag nagganyon, eh, hindi po, deliverance mo tinutukoy ni Brother Wendell, pre-over, charismatic. Ang pagkaintindi ko lang siguro kapag maghawak ng kamay, bawal, yun lang yung pagkaintindi ko. Malamang kasi, sa panahon natin ngayon, pandemic, talagang bawal. Oh. Kahit dito sa amin, kahit dito sa amin kapatid noon, wala pang pandemic, dito allowed kami na mag Our Father, nakahawak lahat ng kamay. Pero nung nagka-pandemic na, ipinagbawal na, taas na lang ng kamay. Oh. Kaya nga magdidepende yan, magdidepende yan sa mga namumuno sa atin. Pero pagdating sa aral kapatid, it depends, no? At may kasi na lang. Mas mabuti naman maklaro ko kasi para maintindihan ko rin. Pangalawang tanong ko kay Brother Jindo. Pangatlo. Ah, Brother pangatlo Jindo. Brother Jindo, pwedeng makipagmaritis sa'yo. Tungkol ano kahapon yan? ng debate ni Father Darwin. Sino po yung babae na nagtanong? Si Madam Pastora ba yon yung nag-interact? Yes, si Madam Pastora yon. Eh bakit bumalik na ba siya sa akin, yung si Pipi? Malamang. Kasi based sa info namin, is lagi na siya dinadalaw nung kasamahan niya at inuudyukan siya na bumalik. At wala pa yung debate, alam namin na may possibility ng gagawin niya yan. At ginawa nga niya. Kaya nga, kahapon, nung nag-ano si Madam Pastora nagsalita, hindi na ako na-surprise. Alam ko na eh. Tsaka may binanggit siya doon na ano? Huwag kayo magpaloko sa Katoliko. Hindi naman namin niloko si Madam Pastora. Kusa lang siyang umalis. Yun. Sige, clarification lang kasi wala nang balita sa kanya eh. Kasi, Yun lang. Salamat. Expected na namin yun na talagang gagawin niya yun. Kaya, yun lang nga. Hindi naman kami nangihinayang sa isang ganun lang. Okay, thank you Ate Lorna. Okay, salamat din. Thank you sa sagot, sa clarification. Okay, maraming salamat. Okay, no, yun po. Pwede mo bang pakibasa ang Lucas 8:13, Burgando? Lucas 8:13. Okay, babasahin natin ang sinasabi sa Lucas 8:13. Ito sabi sa Lucas 8:13. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok sila'y tumitiwalag.
Okay. Yan po ang nangyari kay Madam Pastora. Oh, at saka naalala ko dati, nung si Madam Pastora is nakakausap pa namin, before siya umalis, tinatanong niya yung tatay niya tungkol sa aral nila sa Oneness. Oh, nagkikinig siguro si Pastor Rolly Laugan ngayon. Tinatanong sila ni Madam, ako yung nagbigay na Madam Pastora, huwag mong gawing hinanakit yan, Pastor Laugan, ha? Ako nabigay sa kanya ng katawagang Madam Pastora. Hindi dahil siya ay Pastora, kundi dahil anak siya ng Pastor. Mahilig kasi ako gumawa ng pangalan eh. Sa Loon, may tinawag ako doon na Tatay Longhair. Oh. Naging kilala sa tawag na Tatay Longhair. Ano ba itong tupang Tatay Longhair? Oh, ngayon, si Pastor Butike, ako rin yung gumawa ng ano ng katawagan na yun. Oh. Yung si ngayon, si Pastor Breaker. Oh, ako pa rin yun. Oh, magiging kilala siya sa tawag na Pastor Breaker. Oh. Si Madam Pastora, ako rin nag ano ng pangalang Madam Pastora. In ano pala yung kay Pastor Laugan, parang naging hinanakit sa kanya tawagin yung anak niyang Madam Pastora. No, at saka alam naman ni Madam Pastora na hindi siya pinaalis. Hindi siya pinaalis. And then may binanggit din siya na mali yung kanilang aral. At tinatanong niya yung nanay niya, tinatanong niya yung tatay niya tungkol sa pagiging Oneness, hindi daw fix ang sagot. Hindi daw fix. Pero sinabi niya, nagkasala siya sa Pentecostal dahil iniwan niya. Siya yung ano doon. Siya yung nagsabi na nakita niya ang kamalian. Tinatanong niya yung mga magulang niya, hindi matino ang pagsagot tungkol sa Oneness na turo. Sabi pa naman ni Pastor Laugan, patutunayan daw niya na ang kanilang paniniwala sa UPC ay itinayo ng Panginoong Jesucristo. Itinayo? Oneness itinayo? So, kung ako pa yung inamo ni Pastor Laugan, kung hahamunin lang niya ako, gusto ko talakayin na yun, patunayan niya na ang aral na Oneness ay tatag ni Kristo. Oh. Yun. Kaso, hindi ako yung napagtripan. Si Padre napagtripan eh. Okay, sila na lang. Ano? And, yun. Kaya, sa pagbalik ni Madam Pastora doon, babasa lang ako ng talata. Ay, wag na lang. Baka sabihin, ano? Eto kasi sinasabi dito. Alam ni Madam Pastorahan na mali yung aral nila sa Oneness, ha? Eto sabi dito, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Tumalikod na. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama na kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi. Sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So, yung ginawa ni Madam Pastora, alam naman niya, at kung napansin sa debate, hindi alam ni Pastor Laugan na hindi talaga titindig yung UPC. Alam niya na ang topic ni Father Darwin is about true church. At hindi niya kinagat ang topic na true church. Sa halip, doon siya nakafocus sa kanilang doktrina. So, sa doktrina pa lang, yung Oneness bagsak yun eh. Yung Oneness bagsak yun. Yung kanilang doktrina, mali na. Tapos yung kanilang sekta, inamin naman yan, nagsimula 1945. Tinanong siya, 1944, aaminin bang wala pa kayo? Sabi niya, wala pa kami. Oh. Ngayon, ang sinabi naman ni Kristo sa Efeso, ni San Pablo sa Efeso 5:23, ganito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan,
at siya ang tagapagligtas nito. Si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Ang kanyang iglesia, itinayo niya noong unang siglo sa Jerusalem. Sabi ni Pastor Luruli Laugan, yung sa kanila nagsimula 1945. Yan ang binalikan ni Madam Pastora. Okay? So, tuloy tayo sa next naman na magtatanong, si Ate Marites Delphine. Okay po. Magandang gabi, Brother Jando, at sa lahat po. Mayroon ditong katanungan mula sa Cebu, sa uncle ng anak ko, isang Seventh-day Adventist, isa siyang guro. Nag-comment daw siya doon kay Father Darwin. Tapos wala daw sagot sa tanong niya. Basahin ko lang po yung tanong ano. Sabi niya, Tess, may tanong ako. Nabasa mo naman siguro yung comment ko doon kay Brother Darwin. Sabi niya, ang tanong ko sa kanya, saan ang iyong trust o and paniniwala, sa Diyos ba o sa santo ninyo? Kung sa Diyos ang sagot, bakit sa mga santos nananalangin na ang santos ay matagal nang patay o wala na sila'y gidulungog o sa man niya, o siguro idulungog o wala na sila'y idinulungog? May kapangyarihan ba ang mga santos? Bakit ihingi ka ng tulong? Yan po yung tanong po niya doon at binalik po niya sa akin. Bali, nagbigay na po ako dito ng kasagutan, pero dahil nandito tayo sa punto per punto at ipasa ko na lang din po sa kanya, ano po yung may sasagot po sa ninyo sa tanong niya? Maraming salamat po. Okay, napakaganda na natawa ko doon sa ano niya, sa tanong niya. Ito yung isa sa mga main error ng Seventh-day Adventist, dahil ang kanilang tinutuligsa hindi naman talaga ang aral natin. By the way, kung ano siya doon sa comment section, huwag siyang mag-expect na mababasa ni Padre 'yon. Bakit? Dahil masyadong busy si Padre para sa magbasa ng ano ng comment section. Kung gusto niya talagang mapansin yung ano niya, mag-message siya sa akin dito sa diyan sa page ko. Pwede siya mag-message diyan, para matanggap ko yung message niya. Pag natanggap ko 'yon, malamang pwede kong i-topic. Ngayon ito. Doon sa tanong niya, kanino ba tayo nagdarasal sa Panginoon ba o sa santo ninyo? Dito ko lang nagtitiwala. Nagtitiwala sa Diyos ba o sa santo ninyo? Natatawa ako. Yung santo ninyo, wikang Kastila 'yon, na ibig sabihin banal na bata. Babasahin ko 'yan na sa Spanish Bible. Ayan sa Nueva Version International. Ito ay Spanish version ng New International Version. Ang New International Version ay Biblia Protestante. Ang sabi dito, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el Santo Niño cueva a nacer lo llamarán Hijo de Dios. So may mabasa po dyan, Santo Niño. Ano yan sa Tagalog, yung Santo Niño? Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Yung banal, yun ang santo. Niño, batang lalaki. Niña, kung batang babae. Banal na batang lalaki ang ibig sabihin ng santo ninyo. Sino ang tinutukoy na santo ninyo? Yung nasa talatang ito, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ang tanong niya, kanino tayo magtitiwala? Sa Diyos o sa santo ninyo? Yung Diyos santo ninyo, yun eh. Tatawa ako. Sana nanonood siya ngayon. Ngayon,
Sabi niya ngayon, doon sa mga santo, yung mga santo naman, para sa amin, yung mga santo, kaibigan nyo ng Panginoon. Oh, yun ha. Kaibigan nyo ng Panginoon, para sa amin yun ang santo. Hanapin ko muna itong isang dokumento galing sa Our Catholic Faith. Tingnan ko muna yung Our Catholic Faith natin ha na dokumento. Kung ano yung turo sa atin, sa ating simbahan. Kasi minsan kasi yung Seventh-day Adventist, binabangga hindi yung aral natin, kundi yung akala nila aral natin. Yan ang kanila binabangga. Hindi ko nag-gets yung iba pero uulitin ko yung patatanong para magkuha ko. Ito yung sinasabi sa Our Catholic Faith, page 220. Veneration of saints. Does the first commandment forbid us to honor the saints in heaven? Honor the saints in heaven? Hindi sinasabi dito that to pray them as God, to worship them as God, wala. Honor the saints in heaven? The first commandment. Trust ang tanong niya, di ba? Trust? Trust ang tanong niya? Hindi trust nakalagay dyan eh. Ang nakalagay dyan, honor. Hindi trust. Yan. Does the first commandment forbid us to honor the saints in heaven? The first commandment does not forbid us to honor. Trust daw. Ano saan niya kinuha yung trust? Sa isip niya? Brother Jando, basahin ko ulit ha. Tanong ko sa kanya, saan ang inyong trust? Sa paniniwala sa Diyos ba? O sa santo ninyo? Pareho. Kung ang sagot mo sa Diyos, bakit sa mga santos kayo na nalangin na ang santos ay matagal ng patay? O dolongog, may kapangyarihan ba ang santos? Bakit hihingi ka ng tulong? Yan po. Hindi kami naniniwala na may superpower, supernatural powers. parang X-Men ba? Hindi kami naniniwala na parang X-Men ang santo. Sana pag tumuligsa siya sa aral na Katoliko, tuligsain kami sa aral namin. Hindi sa akala niya aral namin. Ito yung aral namin. The first commandment does not forbid us to honor the saints in heaven, provided we do not give them. Tandaan mo ha? We do not give them the honor that belongs to God alone. Ang tinatanong ng uncle ng anak mo ay yung honor that belongs to God alone. Ang sabi dito, we do not give them. Sinong them? Mga santo. Ito yung aral namin. Ito yung tuligsain niya. Hindi yung tutuligsa siya sa hindi namin turo. Ano pa? Devotion to the Blessed Virgin Mary and veneration of the saints are not opposed to the commandment to adore God alone. God alone. Huh? We do not worship the saints. Ano daw yung tanong niya? Nananalangin kami? Sabi dito, we do not worship the saints. Palakihin natin para mas makita yung mabuti yung ano, yung imahe para mabasa. Ayan. Para yan, para mas malaki. Yan. We do not worship the saints. Ito yung batuhin niya. Ito yung banata niya. Nasabihin niyang mali. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Pakisabi sa uncle ng anak mo, ito yung banata niya, ang turo namin at hindi yung akala niya na turo namin. Ito yung mga napansin ko nung nasa SDA pa ako. Mahilig kong banggain ang Katoliko, not based on their teachings, but based na akala ko teaching nila. Kaya nga si Father Marvi. Padre! Ba't may jus-jusan kayo? Sabi ni Father Marvin. Sino?
magpangalan ka kahit isa. Sabi ko, eh, yung santo nyo, sinong santo? Pangalan ka kahit isa. O sige, San Antonio de Padua. O sige, umuwi ka sa inyo, sa simbahan nyo, pagbalik mo, dalhin mo rito, aklat katoliko, na may turo kami na Diyos namin si San Antonio de Padua. Pag nakadala ka na Diyos namin si San Antonio de Padua, aaminin ko sa harapan mong may Diyos-Diyosan kami. Wala akong nadala eh. Alam mo bakit? Tinanong ko yung mga pastor na kasama ko, meron ba tayong ano, libro na ng Katoliko na may turo sila na Diyos nila si Antonio de Padua to prove na may Diyos-Diyosan sila. Ang sinabi sa akin, sila yung pagpalabasin mo ng dokumento. Ano sila? Eh, tayo tumuligsa. Dapat may ebidensya tayo sa ating panunuligsa. Ang Katoliko daw, yung sabihan ko na ilabas nyo. Yeah, binalikan ko sa Padre Marvin. Padre, ilabas nyo. Ang sabi ni Padre Marvin, wala nga kami. Kaya kung nga pinalalabas sa'yo, kung meron ba eh. Wala. Wala. Anong sinagot sa akin? Dahil hinahabol ko yung ano eh, yung issue eh. Ang sinagot sa akin, kung hindi nila Diyos yung mga santo na yan, ba't sila nakaluhod? Ngayon, ano ang kanilang tinutuligsa sa argumento na yon? Yung turo ba ng Katoliko o yung akala nila turo? Kasi nakabate sila sa kanilang nakikita. Sa amin, sa SDA, meron kaming worship umaga at gabi. May worship kami. Pagdating sa luhuran moment, anong sinabing luhuran moment kasi lumuluho din kami, ano? May nakaharap sa banyo, may nakaharap sa kusina, may nakaharap sa sala, kung saan-saan nakaharap sa panahon ng pagluhod. Ngayon, sabi ng kaibigan ko, papayag ka ba? Sasabihin ko, ikaw na nakaharap, nakaluhod, nakaharap sa banyo. Ang banyo ang iyong sinasamba. Kasi minsan nagawa ko yan eh. Nakaluhod ako kasi maliit lang yung bahay na kung saan kami nagkikita-kita para mag-worship. Dahil puno na, marami na dyan. Dito ako, nakaharap talaga ako sa pinto na banyo. Totoo yun. Hindi ko tatanggi yun. Oh, na sinabi nila, papayag ka ba? Nasasabihin ko, nakaluhod ka sa harap ng banyo. Ang banyo ang iyong sinasamba. Ang sa banyo ka nananalangin. Sa banyo ka nagtitiwala. Sabi ko, ay hindi pwede. Hindi yun nasa puso ko eh. Tanungin mo Katoliko, yun ba nasa puso nila? Kaya doon sa isa sa mga errors ng mga Seventh-day Adventist, ako as former evangelist na Seventh-day Adventist, isa sa kanilang error, hindi nila talaga tinutuligsa ang turo ng Katoliko. Ang tinutuligsa nila, yung akala nila turo ng Katoliko. Oh. May alimbawa, ganito. Tatapik ko bukas ng gabi. May nag-chat dito. Sabi niya, sige, latag, go, go, go. Na ang Papa sa Roma ang siyang nagkorona sa ribulto ni Maria. Oh, saan kaya niya nakuha to? Oh, may turo ba tayo, mga kapuntos, na ang Papa sa Roma ang nagkorona sa ribulto ni Maria? Oh, meron pa siya kalawa. Naniniwala kami kay Maria, pero hindi kami naniniwala sa Papa ng Vatican. Gets? Bakit? Sinabi ko ba maniwala kayo sa Papa? Wala naman ah. Kaya, yung minsan, yung kanilang mga birada, hindi bate sa turo namin, kundi sa akala nila, turo namin. Sabi nila, ang founder ng Katoliko, si Constantino, hanapan mo ng ebidensya, walang may pakita. Oh. Hanapan mo na ebidensya. Nagtuturo kayo si kay Constantino nagsimula ang Romano Katoliko. Magpakita nga kayo ebidensya na si Emperor kahit sa ano lang, kahit sa aklat sa Batista lang na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Walang may pakita yan. Alam niyo bakit? Dahil wala. Pero pinipilit nila. So akala nila yun ang aming turo pero hindi. Ate Marites? Ano kasi yung katanungan niya, yung mga santo daw, bakit tayo hingi ng tulong? Eh matagal na daw yung mga patay. Eh wala na daw yan. Ano ba yun? Sa Bisaya, pasidungo. Oh, parang ay, hindi. Hindi alam.
Kasi patay na sila. Sinagot ko na po yan. Kaya gusto ko lang din po makuha yung kasagutan dito sa punto per punto para na rin po sa lahat. Okay. Yan, tama yan, tama yan. Brother Junre, go ahead. Yes, una kapatid na Martes, no, kung ang tingin nila sa santo ay patay, ang Diyos na kinikilala ay hindi Diyos ng Kristiyano. Dahil ang Diyos ng Kristiyano, para sa ating Diyos, no, ang walang, ano ba yan, sa basahin mo lang mo dyan, no? 22:31 na Mateo 22:31. Ito yung gusto ko kay Junre. Mabilis siya maglatag ng talata. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Yan, no? Ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Kung ang tingin nila sa mga santo ay patay na sa kanila, ay di, hindi ibang Diyos ang kinikilala nila. Pangalawa, doon sa katanungan nila kung bakit mayroon tayong paglapit sa mga santo, dahil yan ay nakasulat. Hebreo 12:23, Marjando, pakibasa kung sino ang dapat ating lapitan. Oh, ito, Hebreo 12:23. Ito sabi dito, ang dinaluhan ninyo. Dinaluhan. Sa Bisaya, nitong dinaluhan na nakalagay dito sa Bisaya is giduol ninyo. Ah, giduol, nilapitan ninyo. Dinaluhan ninyo. Oh, giduol ninyo, nilapitan ninyo. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang, aba, mayroon palang kasama to, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Espiritu, ha? Espiritu. Malinaw, malinaw yan, kapatid na Sister Delphine, na yung nililapitan natin, hindi lamang Diyos, pati sa mga banal. Bakit? Pwede tayong mahingi sa kanila ng dagdag panalangin. Ang tawag dyan, supplications of the saints. Biblical yan, Ephesians 6:18 sa King James Version. Okay, King James Version, Ephesians 6:18. Sabi dito, ganito. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Supplication in the Spirit, supplication for all saints. Maliwanag yan, supplication for all the saints. Ano ba yung supplication? Dagdag panalangin. Yun ang ating hinihingi sa mga santo. Hindi po bilang pagkilala sa kanilang Diyos. Hindi, humihingi tayo ng dagdag panalangin. Bakit? Trabaho nila sa langit, yung mga panalangin natin, sila yung nagdadala sa Diyos. Revelations 8:3-4, Bucento, pakibasa. 8:3-4, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambana ng ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. O kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Di ba? Napaka-inaw kapatid na tawag ito, ang mga santo talaga, nananalangin sila sa atin dito. Kaya tayo naman nananalangin sa kanila, sila yung nagdadala ng ating mga panalangin. Bakit? Tayo likas sa tao ay makasalanan. Sabi ng Diyos, hindi siya nakikinig sa mga taong makasalanan. Ngunit, sa mga taong matuwid ay malaki ang naitutulong na panalangin. Yan ang ginawa ng mga banal, no? Sa Santiago 5:16, sila yung ating malalapitan sapagkat sila, ang kanilang mga prayer ay napakalaking maitutulong para sa atin. Sa Santiago 5:16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa
upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kita nyo, napakalaki ng nagagawa ng mata ng mga taong matuwid. Eh yun, mga banal na ngayon eh. Hindi lang basta tuwid yun. Kasi kung tayo-tayo lang, kapatid na Dilpins, pakisabi sa mga SCA, kung titirik na tayo sa Diyos, tayo, kalikasan natin, makasalanan tayo. Tanong, dinirinig ba nandun sa mga tao makasalanan? O, Kawikaan 15:8 kama 29 mo dyan do. O, Kawikaan, eto, ginagamit nila yan. O, ginagamit nila yan. Kawikaan 15:8:29 Sabi ganito, kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama. Ngunit sa panalangin na matuwid, siya ay natutuwa. 29. Ito sabi sa 29. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan na masama ay hindi dinirinig. Kaya tayo, nangangailangan tayo ng kaakibat o mga, kung siguro sa layman's term, mga abogado natin sa Diyos, yung mga santo, sila yung dumidepensa sa atin. Lalong-lalo na po ang ating mahal na Birheng Maria dahil napakalaki ang pag-ibig ng ating mahal na Birheng Maria sa kanyang mga anak tayo. At siya po ang ibinigyan ng Diyos no, na malapitan. Sabi natin Panginoong Hesus Kristo, babae, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Si Mama Mary yun, ipiradi sa atin yung pagkaanak. No, spiritual child tayo ni Mother Mary at siya naman ang ating spiritual mother na kailangan may relasyon tayo sa kanila dahil sila po ay malapit sa Diyos at hindi humihindi ang Diyos sa kanila mga daing. Kaya napaka-importante at napakalaki ng nagagawa ng panalangin ng mga santo. Hindi po panalangin bilang Diyos ang ating ginagawa sa kanila, kundi supplication. E klaro niyo po yan sa kanila. Supplication po yan sa 18 Epeso. Yun lang mo dyan, salamat. Brando, kasi ang paniniwala kasi po ng SBA, pagpatay na yung katawan, patay na yung kaluluwa. Ito yung anak ko nakikita. Turo sa kanila yan. Kaya siguro naitanong niya, bakit nagdadalangin kayo sa mga santo, eh patay na. Eh wala na yan, di na yan nakakarinig o nagdadasal pa. Iko-consult ko lang din kung tama yung sagot ko. Ang sinagot ko lang po, sabi ko, eh bakit si Moses nagpakita doon nung si Kristo ay nanalangin kasama si Elijah. Tapos yung Book of Revelation 16, sabi ko, bakit sinabi doon, banal-banal, kailan mo ba hatulan yung mga nagpadanak ng dugo sa amin sa lupa? Gusto ko lang pong na kung tama ba yung naging sagot ko at kung ano rin po ang masasabi ninyo. Salamat po. Tama yun. So tinubi once ng Revelation, yung mga patay na nanalangin sa langit. Kaya, hindi nga, ang ano kasi niyan, ang tao may dalawang pagpalagay ng component o may dalawang elemento. Katawan at kaluluwa. Ang namamatay sa tao, katawan lamang po na siyang babalik sa alabok. Pero yung kaluluwa ng tao, magpapatuloy yun hanggang sa ano, kasama na natin ang Diyos. Hindi namamatay ang kaluluwa. Kaya nga sa yung sinabi mong talata, yung kaluluwa na nanalangin sa Revelation 7:9 hanggang 11, kaya hindi patay ang mga kaluluwa, kapatid. Rodando. Okay, ito pa. Ipapakita ko ito. Nandyan si Brother Edgar Laugan. Brother Edgar. Nandyan si Brother Edgar. Okay, Brother Edgar, good evening. Yan. Okay. So, mapakita pa ako ebidensya, te, ha? Ito, te. Yan. Ito ay magasin. Magasin ito ng Seventh-day Adventist. To all the world, certain answers from an uncertain world, to all the world, number one. Ito ay magazine ng Seventh-day Adventist. Sa likuran niya, may ganito. Ano sabi nila? Hindi raw nakakarinig. Ang patay. Tingnan niyo ito. Gusto ko obserbahan niyo ito, ha? Ang lalaki dito nakahiga. Tapos, may mga doktor sa paligid niya, naka-face mask pa ng doktor, oh. Oh, naka-face mask po. Ito, ayan. Oh, naka-face mask, oh. Nakakatakot pa yung mata. Oh, naka-face mask yan, ha. Dalawa yan, dalawa. Ito, hindi na masyado nakikita rito. Oh, yan. Dalawa sila, doktor. May dalang injection pa yung isa, oh. Oh, may dalang injection. Sabihin,
inooperahan to. Sa loob ng kanyang katawan, may lumabas na lalaki, dilat ang mata, may pakpak, tapos nakaangat ang kamay. Tapos sa ibabaw ng ulo niya, may parang sumasalubong sa kanya na kung titingnan mo, hugis ni Kristo. Ngayon, kung sasabihin nila na patay pala ang mga hindi na nakakarinig yung mga namatay na, eh ano paliwanag nila dito? Alam niyo, nung dinala ko to sa harapan ng SDA, sabi nila, hindi sa amin yan. Nang binuklat ko, isa sa mga writer sa article na dito, si Mark Finley. Sino ba si Mark Finley? Ako yan, di ba? Pas... Meron yan eh. Nakita ko po yan, personal. Yes po. Oh, kung meron ka ganito, ipakita mo. Tanungin mo siya. Tanungin mo. Tanungin mo siya. Ano masasabi niya rito? Patay to oh. Kasi inooperahan ng doktor oh. At sa loob ng kanyang katawan, may lumabas, nakadilat yung mata. Oh, yeah. Tanungin mo siya. Itanong mo yan. Sige, salamat bro. Ang dami pang magtatanong bro. Maraming salamat. Sorry po, natagalan. Okay, thank you. Brother Tata, may gusto kang ihirit sana? Huwag na lang. Mataas na. Then, yun man ang official teaching ng SDA, yung kaluluwa at saka yung katawan, isa lang pag mamatay. Okay, basahin natin. And he cried unto the Lord and said, O Lord my God, Hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. So, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. So malino na malino na yung hinapaan ni Elijah, yung katawan na napatay. Ngunit ang ano pong rasal ni Elijah, pabalikin ang kaluluwa ng bata para po narinig, nakarinig ang dasal ni Prophet Elijah sa Panginoon Diyos at nababalik ang kaluluwa ng bata at ang bata ay muling nabuhay. So yun, isa na yung salungat na yun sa doktrina ng SDA na isa lang ang kaluluwa at yung katawan. Yun lang, share lang namay konti Brother Jando. Kung gusto sila nga litra for litra, bakit lumiko tayo sa kahit na isang santo, dangog sa favorito nilang Biblia yung Latin Vulgate Bible, iba? Favorito yun ng mga SD dahil po yun na dyan mabasa yung Exodus 28 na banalin mo ang Sabado, diba? Santusan mo ang Sabado. Ngunit kung basahin natin ang Hope chapter 1, chapter 5 verse 1, lumiko kayo kahit isang santo. Ibig sabihin sa Bisaya, dangop kamo bisa isa sa mga santos. So kung gusto nilang babasa natin litra po litra nga kailangan lalapit tayo na kahit isang mga santo, mayroon tayong mabasa. Ang pinaka-importante, Brother Chando, bakit hindi sila lumapit na kahit isang santo? Dahil po ang SDA, walang santo kahit isa. Kahit si Ellen Galuet, hindi kahit dinakilala ng papita, hindi naman yung santo, santa eh. Yun ang dahil na ang pinaka-problema, Brother Chando, last na lang, yung dalawang sitas na lang. Kung basahin natin, Brother Chando, ang epistola po ni St. Judas Tadeo, yung Judas 1:14-15, Brother Jando. Judas 14. Sabi sa Judas 14, ganito. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch na kabilang sa 7 salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga banal na anghel. Sa kahit na sa King James banal ang mabasa, di ba? King James version. Kahit na banal ang anghel, dahil po ang tayo kung mamatay na ang tao pag nandoon na sa langit ay balang parang isang anghel na, di ba? Ano po ba ang libo-libong mga banal ang kasama ng Panginoong Diyos sa ikalawang pagbalik niya, yung second coming of Jesus? Ano po ba ang pakay? Ano po ba ang magawa ng santo pag kasama siya sa Panginoon sa muling pagbalik? First
Corinthians chapter 6 verse 2, Brother Jando, kahit King James Version. Unang Korinto 6:2, kahit sa King James Version, ito sabi dito, O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihato sa sanlibutan? At kung sanlibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? So, malinaw na malinaw na ang mga banal pala, pag panahon na ang ating Panginoon Jesus ay yung second coming of Jesus Christ, kasama niyong libu-libong mga banal, yan pala ang gagawin nila. Tutulong ng paghahatol. Diyo, mabasa natin litro po litro sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2. So ang malas talaga, Brother John, do, kung ang isang sikta, simbahan, walang banal kahit isa, eh wala silang malalapitan. Malinaw naman yung sagot ni Brother John do kanina. Maraming salamat. Yun lang aking share. Back to you, Brother John do. Okay, next naman, ang tatanong naman, si Earl Carino. Earl Carino. Hello, Brother Earl. Bro John do. Yes. May nakita kasi ako, hindi siguro siya marunong mag-raise hand ng virtual. Kanina pa siya nagre-raise hand sa ano, actual. So, paki ano na lang siguro si Juvenito? Ah, Juvenito Ligaria. Okay, okay, siya susunod ko. Kanina, Brother kanina pa kasi siya nag-raise hand eh. Ah, hindi pala siya marunong mag-raise hand sa virtual. Hindi siguro bro, hindi siguro. Kanina ko pa siya napapansin. Okay. Okay, unay mo natin si Earl Carino. Brother Earl Carino? Hello, brother. Good good evening po sa lahat. Mm-hmm. Okay. Comment lang po dun sa debate ni Father Darwin tsaka ni Pastor Olin. Tsaka isang katanungan lang. Yung tama po ba pagkakaintindi ko dun na yung argument kasi ni Pastor Olin is nagkatawang tao si Kristo. Yun yung turo daw nila. Siguro isa lang yung turo nila kasi yun lang yung binigay niya. Given na naman tayo na yun din yung paniniwala natin, so hindi ko magets ba't ang saya nila. Tama po ba na yung argument natin is kinokontra natin na yung turo na yun is literal na found ni Christ sa kanila mismo. Yun po ba yung argument natin that time? Hindi. Actually, kung sinali niya yun sa tema niya, hindi totoo si Father. Kasi bago pa lumita ang UPC sa mundo, yun ang turo natin eh. Yeah. Tayo na una doon. Kung nilagay niya yun, walang debate mangyayari. Eh kaso, may paniling lang na ginawa si Pastor Role, eh di niya nilagay. Oh, yun. Para bang ano ba? Halimbawa, lalaban ako. Halimbawa ako si Pastor Role. Naniniwala kami, mga UPC, na si Kristo ay tunay na Diyos. Mali ba yun? Oh, tatanungin tayong Katoliko, tingin mo ba? Sasabihin natin mali. Eh sa ating kinopya, nauna tayo sa UPC. Siyempre, sabihin natin ngayon na hindi mali yun, dahil Diyos naman talaga siya. Oh, salamat! Ngayon, ba't ka kumukontra? Oh, yun. Tara mo, yung style. Yun yung argument. Ba't ka kumukontra? Eh, yun ang aral namin eh. Oh. Saan point? Saang point? So, sa totoo lang, eh, mahina. Napaka, ano, kung levelan natin, 0.00.1. 0.001 si, yung argumento niya. Natuwa na siya doon. Yun lang. Kaya nga natawa parang si Padre. Parang nangyari eh. Po panalo lahat ng Kristiyano doon. Oo. Oh. Nagtataka nga ako eh. Tuwang-tuwa siya eh. Hindi, kung ako yung nakano niya, ang babanatan ko yung pagiging oneness nila eh. Oh, kung ako yung nagkataon doon. Yes. Ako object 'yun kasi hindi niya nilatag. Ang natawa na lang ako doon sa huli kasi ginala na lang sa rock and roll. Oh, pinagalitan sila ni Brother JC. Ginagalitan sila ni Brother JC. Sabi ni Brother JC, kayo talaga hindi ka kayo talaga yung nahihiya. Eh yung usapan natin, ang opening prayer kayo, tapos yung closing kami. Eh ba't kayo naglagaano diyan? O di ba? Eh pinagasa na JC doon nung gabing 'yon. Gabi nga 'yon dahil ba't kayo nag closing diyan? Eh dapat kami ang closing prayer ng usapan. Nag-iingay na kasi sila eh. Paano tayo makapag-closing prayer? Nag-iingay na sila. Sila na 'yon nag-present worship. O tamo. So mahina. Okay. Thank you, Brother Earl. One question lang.
Bro. Ano yun? Mostly kasi ito na argument sa mga atheists. Eh. Kasi nga yung argument natin dun sa Rebulto, parang since nagpagawa yung Diyos ng mga kerubin at saka yung kaban ng tipan, so hindi magiging Diyos-Diyosan yun. So yun yung magiging argument natin. Kasi nga, nagpagawa yung Diyos, tsaka hindi naman natin Diyos-Diyosan yun. So yung argument naman ng atheists is, pinagbawal nung Diyos yung pagpatay. So thou shalt not kill. Pero sa 1 Samuel 2:6, sabi doon, the Lord kills and makes alive. He brings down the Sheol and raised up. And other verses about killing. So paano ba natin mare-reconcile yung dalawang verse na parang sinasalungat ng Diyos yung kanyang sarili? Okay. Brother Tata. Wala si Brother Tata. Brother Junre. Yes. Kapatid, remember always this. Tandaan natin ito palagi. The author of life is God. Okay? Yan. Siya ang may-ari ng buhay ng tao. Sa kung anong paraan kakukunin ng Diyos, pwede niyang gawin. Dahil siya ang may utor sa iyo. Siya yung gumawa sa iyo. No? O bakit niya inutos na gawin yun? Dahil yung mga tao na yun lumabag sa kanyang kagustuhan. Tulad na lang yung mga amumita. Gusto ng mga amumita, patayin lahat ng mga Israelita. O anong naging gante? O inutos ng Diyos, sige, patayin niyo sila. Walang makapagbawal sa kung ano ang gustuin ng Diyos sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kapatid, kung walang katigasan ng ulo, kung walang paglabag sa Diyos, walang pag-utos ang Diyos na bawian ka ng buhay sa paraang pagpatay. No? Pinapakita lamang ng Diyos kung ano ang kasuklam-suklam na gawain ang pagpatay. Sabi nga ni Moises, sa law ni Moises, kung, di ba yung law ni Moises, ngipin sa ngipin. Sa ating Panginoong Hesukristo man, nung sinabihan niya si Pedro, kapag gumamit ka ng espada, sa espada ka rin mamamatay. Ganun kasi si God eh. No? Mayroon siyang tinatawag na golden rule. Huwag mong gawin ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo. Mateo 7:12, bro, dyan to pakibasa. Ayun na yun. Mateo 7:12. Oh, yun na yun. Oh, yun yung sinabi mo na. Tawag mong kapatid, golden rule. May batas kasi sa Diyos. Ang Diyos may batas. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang batas. Kasi kung hindi ka sumunod sa kanyang batas, ay batas ka siya eh. Di siya rin ang gagawa ng batas na batok sa iyo. Oh, ano ba yung batok sa Tagalog mo dyan? Laban sa iyo. So yun yung kapatid. God is the author of life. Kaya kung ano man ang naisi ng Diyos na kunin ang iyong buhay sa anong paraan, wala tayong magagawa sapagkat siya ang may akda ng lahat ng buhay. Yun yung Brujando. Salamat. Okay. At ang last na lang sa gabing ito, si Brother Juventino Ligaria na hindi pala siya marunong mag-raise hand virtually, no? Buti nakita ni Brother Christian. Brother Juventino, please click mo yung unmute screen mo. May unmute screen mo, nakapop out, click mo. O, nawala. I-click mo. Okay. Okay. Yan. Ayan na. Okay, kaya narinig. Oh, narinig na. Good evening, Lord, dyan, no? Sa tagal lang, ilang buwan akong pumasok. Kayo ngayon pa ganun kapasok. Maraming pong salamat. Ito lang, kanina yung nakita ko ba na may kunting ano lang ko. Isang tanong din, saka kanina yung nakita ko sa yung pinagbasag yung mga santo. I-comment lang ako doon. Medyo nasaktan tayo noon eh. Ganito, parang sa tingin ko alam nila yung santo ay martir. Sa tingin ko lang, parang alam nila yung santo ay martir. Bakit? Hindi. Hindi bro. Dati ako sa Batista. Hindi. Hindi yan ang sa tingin namin. Pero sa isip ko lang, kasi ang Katoliko kasi ay pagkumbaba. Pagkumbaba, pasensya lang. Parang hindi na mag-ano, hindi na mag walang pakialam ba? Ganyan. Kaya nga sila, uasa na kahit i-ano lang, basagin nila, kay walang kumilos na may ano sa kanya, may ano ba yan? May sabi sa kanya, wag niya, wala. Siguro, yan ang isip niya.
Pero sa akin, ako nasaktan ako eh. Kasi isang devoted din ako sa ninyo. Pero okay lang, parang sa akin, ipasa Diyos ko na lang siguro. Ang isip ko nga, sabi niya, sa isip ko, patawarin sana siya kasi hindi niya alam na ginagawa niya. Di ba? Parang masabi natin ganyan. Ang tanong ko pero lang, mas maganda pakasuhan 'yon para ano maging silbing aral na rin sa kanya na yung baka pag hindi yan kinasuhan, gagawa pa uli yan. 'Yon na sana. Pero nakita ko pinanood ko si Brad Wendell kanina eh. Yung balik-balik niya yung nakausap ng attorney tapos sa i-explain niya kanina sa iyo na sabi mo, "Yan, okay yan." Yung sinabi niya kayo sa kanya. Kanina ni Brad Wendell, yun sana para mayroon pang parusa din. Pero iwan ko lang kung magawa ba natin yan. Sana kung mayroon. Kasi si Alvin Sanchez, nagingi siya ng sorry. Pero nung nakachat namin siya, ang comment niya, pinilit lang ako eh. Pero pag nagkataon pa ako, muli kong gagawin yun eh. Oh, grabe. Sabi ni Alvin. Yung sinabi ni Alvin Sanchez. Grabe na, matigas. So, okay lang sa atin. Medyo pag kumaba man tayo, okay, mapasadyos lang natin yan. Ang tanong ko na, Brando, yung una nating mga propeta mula kay Abel hanggat kay hindi pa na nabanhaw si Kristo, na nabanhaw ba sila lahat? Nabanhaw ba daw lahat? Nabuhay na ba daw lahat maguli? Nabuhay ba lahat yun? Wala pa si Kristo? Okay, bigay natin ang pagsagot kay Brother Edgar Laugan. Brother Edgar! Hello, Brother Edgar! Andiyan si Brother Edgar Laugan, no? Koho si Brother Edgar Laugan. Brother Edgar! Ba't siya nag-unmute? Brother Edgar, unmute at Brother Edgar. Co-host ka, pwede ka mag-unmute anytime. Wala, di yata nakikinig si Brother Edgar. Bigyan na lang natin kay Brother Tata. Brother Hello. Tata. Okay. Nandiyan na. Magka nakabasa. Okay. Mahina na, ang signal ko dito, Brother. No? Okay, pwede siguro. Mahina daw signal ni Brother Edgar, sabi ni Brother Edgar. Ikaw na lang sumagot ng Brada. Okay, maraming salamat din. Mga mga ng defense sa ganina, nakapasok, hindi ba napindot yun, na-mute yung aking sa Zoom. So, ang tanong, sandali lang. Ano po bang tanong? Ang lahat bang mga propeta ay muling nabuhay? Muli bang nabuhay? Nawala pa si Kristo? Ang kung tingnan natin, ang first resurrection, yung si Jesus ay namatay sa cross, iba? Matthew 20:50-52, sa panahon na si Kristo ay namatay sa cross, ay may nagbabangon na muling nabuhay na mga nasa libingan na mga banal. Pero hindi specific, mabasa dito yung mga banal na yun, mayon bang mga propeta? Ngunit yung mga propeta, kung basahin natin ang Lucas 1:70, ang mga propeta ay mga banal. So, yung mabasa natin sa Matthew 27:50-52 na ang pagkamatay ng ating Panginoon sa cross ay may muling nabuhay o may nababangon sa kanilang libingan ang yung mga banal at kasama niya sa banal na syudad. So, kasali na yung mga propeta. Yung kung tingnan natin, generic yun ang term dyan, mga banal. Hindi yun na ilan, di ba? So kasama na yung propeta. Yung tanong mo, lahat bang mga propeta ay kasama ng namuling na buhay, hindi natin mabasa na yung lahat, yun lang ang mabasa, lahat ng mga banal na nandyan sa libingan ay muling na buhay. Yun lang natin mabasa. Then, sige, follow up mo na. Kung nabuhay man sila, saan sila na? Hindi pa sa langit. Kung basahin natin sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, diba? Sa piso 4 also ba yan, Brother Jando, na dala siya ng may mga bihag siyang dala? Pag-akyat ng ating Panginoon sa langit? Okay, tingnan natin sa... Ito. 4, 8. Ano yan?
4:8 nga, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag. Okay. So, generic pa rin, maraming bihag, hindi specific o ilan. So, ibig sabihin, pag-akyat ng ating Pinoy sa langit, may mga bihag siyang dala. So, ibig sabihin, yung mga muling na binuhay niya, mga banal, asama na niya. Yan ang dahilan na pagbabalik niya, binasa kanina ni Brother Jando sa Epistula po ni St. Judas Tadeo na 1:14-15, pagbabalik sa ating Pinoy sa kasama niya ang libu-libong mga banal. At ano po ba ang magawa ng mga libu-libong mga banal? 1 Corinthians chapter 6, verse 2, sila po ang tutulong sa paghukom ng mga dito sa salibutan. So yan lang din. Kanina, Brother John Do, naalala ko lang yung tanong sa isa sa mga kanamilanggo sa Osamit City Jail na may karapatan ba ang taong pumatay ng kapatao? Yan ang tanong niya. O may tao bang inutosan ng Diyos na pumatay ng tao? Yun. Dahil po, may pinatamaan niya ng isang otoridad dito sa amin sa kanyang tanong. So, kung tingnan natin ang bagbasahin na ito yung lahat, ang 1 Kings, 2 Kings, halos patayan dyan. Yung mag-agawa ng kapangyarihan, patayan dyan. Pero kung basahin natin 1 Kings chapter 18, 22, na si Elias ay inutusan ng Diyos na patayin ang lahat ng mga pari ni Baal. So, sino ang nag-utos ni Baal, ni Elias, na patayin ang lahat ng mga pari ni Baal, yung Diyos-Diyosan? Ang Diyos mismo. So, specific na inutusan si Propeta Elias na patayin ang mga pari ni Baal. Ngunit dyan sa Ten Commandments, malinaw yun, huwag kayong papatay. So, hindi pwede ang tao papatay ng kapatao. So, ang sagot kanina ni Brother Jundre, na kung ang Diyos na, halimbawa, yung Sodoma at Gomorrah na pinaula na ng apoy, di ba? Diyos doon na gawa rin yan ang Diyos, pinatay niya ang lahat ng makasalanan. Yun lang aking masisir, Brother Jundre, sa atarang tanong, baka may follow-up si ating kapatid. Bukas na ang follow-up. May oras pa ba? Wala na. Lampas na tayo. Bukas na. Lampas na tayo masyado. Brother, Joventino, okay na po ba yon? Okay na po. Okay na po. Naintindihan ko na po. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Nagkapasok talaga ako. Noong isang araw pa sana, natawagan ako kuryo. Wala na. Lampas sa oras. Hindi ko na tinonoy. Maraming salamat din. Maraming salamat. Gano. Maraming salamat. Okay, thank you, Brother Juventino. So, maganda sana umaaga pumasok para maka-ready na tayo. Okay, thank you, Brother Juventino. At doon sa mga nakaraisan, Brother Antonio Reyes Aguilar, tsaka Rahalde, bukas na lamang po ng gabi. At doon sa nag-chat sa atin, si Erwin Mondihard Rosario, may maganda siyang katanungan. Bukas na lamang po ito. Okay, at lagpas na po tayo sa oras. Maraming salamat po sa inyong pagsunod. Yung mga YouTube channel po natin, huwag po natin kalimutan na i-subscribe. Yung kay Brother Rindel, kay Brother Tata, kay Brother Romel Palma, ka Burnok. Sino pa? Brother Dance. Ayun. Brother Dance. Pati sa akin. Brother Kenneth Bustamante. Pati sa akin, huwag nyo na rin kalimutan. Okay, thank you. At punta na po tayo, Ate Edna. Ate Edna, nandiyan ba sa Ate Edna? May lakad pa naman yung ngayon. Ate Edna? Alalagot, wala si Ate Edna. Patay ka. Aw, ito. Ano yan? Saan ako pupunta? Di ba may lakad ka sa umaga? Of course. Oh, ayan. So, ito na tayo, Ted, na. So, closing prayer na po tayo, Ted, na. Brother Jando, bago mag-closing prayer, clarification, sino po ang mag-present bukas? Bukas? Mukhang wala na presentation yata, Brother Tata. Diretso na sa tanungan portion. Pagkatapos ko magbigay ng kaunting topic,
present. Pero pag pero may inihanda ka, okay lang naman kung may handa ka. Dahil lang sa, di ba, 20 bukas, 20? Yes. Oh, may naka-schedule sa Saturday atin. Yung... Oh, opa. Ah, ikaw. Sige, bukas. Alas 8, ikaw mag-topic. Ang topic ko, mismo sa request sa schedule, tayong Katoliko ay nagsamba ng maling Kristo. Yun ang topic ko. Okay, sige. Bukas. Anong topic natin bukas? Sige, may lang yung topic ko natin bukas. Maraming salamat. Ate Ena? Oh. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of Heavenly Hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make his message known is our responsibility.